magandang gabi po sa inyo lahat. Tatalakayin po natin sa reaction video natin ngayon. Ngayong gabi ay ang itong tinatawag na mandatory 3% collection ng PhilHealth sa salary ng OFW para yun yung maging premium contribution niya sa PhilHealth ng Pilipinas. So ano ba ang guidelines niya? Iisa-isahin po natin yan. Pero bago pa po yan, kung bago pa po kayo sa aking channel, mangyari po ay isubscribe niyo po ang channel ko at itap niyo na rin ang bell para kung ano man ang mga bago natin uploads or updates ng buhay of W, ng mga activities ng tao sa buong mundo na pwede natin bigyan ng reaction or bigyan natin ng komento, makikita niyo kaagad yung notification po. Yes po, makikita niyo sa screen niyo ang yan po ay ang tawag na guidelines po yan in English. Tapos kasunod niyan ay ang mga requirement, not the requirement, ang mga komento po ng mga OFW ukol dito po sa 3% mandatory collection ng PhilHealth para sa contribution natin sa PhilHealth po. So, habang binabasa nyo yan, babasahin ko na po ang general policy po ni PhilHealth para sa ating mga OFW. So, mandatory coverage po ang tawag nila dyan. Bakit mandatory? Mandatory kasi tayong OFW are classified as direct contributors sa ilalim ng UHA o UHC law. Kung kaya, pagbabayad at remittances ng premium ay mandatory. So paano nila ko-compute po ngayon ang pagkolekta ng 3% sa sahod po natin na bilang OFW? So nandito po, premium ng OFW. Ito po ay ko-compute base po sa monthly income natin. Monthly income. Hindi ba sinabi? Hindi sinabing net income, monthly income. So pwedeng buong income mo yan. Kasi hindi pa siya gusto kong kuhanin yung Annex A, pero hindi ko siya nakuha kasi limited lang yung resources na nakuha ko. So ito yun. So, base po yan sa computed base sa monthly income po natin. What? Question mark ka na. To be paid in Philippine peso equivalent sa tamang panahon at due dates as prescribed by the corporation. So yes guys, to be guided, ito po. Ibabase ang conversion po ng pera ng sahod natin sa isang bansa, saan ka mang bansa nalagay ngayon, kung anong pera ang meron ka ngayon dyan, ibabase po yung conversion po. Hindi po basta-basta conversion lang kasi babase po yan sa daily rates ng US dollar bago po siya i-convert sa peso na itatakda po yan ni Bangko Sentral ng Pilipinas na siya namang ibinabase sa Reference Exchange Rate Bulletin, RERB. Ano po yun? Doon po binabase ni Bangko Sentral po ang daily rates ni US dollar bago i-convert ang pera ng ibang bansa to US dollar to peso. Kasi base po ang pera natin sa US dollar po. Ang ibang pera or currencies na wala sa listahan ng BSPRERB ay i-convert nila sa US dollar bago it converts sa Philippine peso. So for example, I am earning dirham since I am in Dubai. I-convert muna natin yan sa US dollar bago nila i-convert sa peso. Pero hindi basta-basta conversion lang mga kapatid kasi ibabase muna yan ni Bangko Sentral sa RERB. So malinaw po yun. Ang kasalukuyang taon po ay kinukonsidera raw po na transition na taon. Ang pagbabayad raw ng 2,400 ay nagsisilbi raw na initial payment lang daw po. So, nasa miyembro na yun. Kung mag-opt siya, may option siya. Kung mag-option siya, nabayaran niya ng quarterly yung contribution niya ng PhilHealth or at settlement niya ng 1 year. So, nasa sa'yo yun. Kung bayaran mo ng 1 year, bayaran mo ng quarterly po. So, by January 1, 2021 po, ang minimum na initial na bayaran daw po ng isang OFW po ay
3 months. That means isang buong quarter mo nang bayaran mo as initial contribution mo sa kay PhilHealth. So, ibabasahin po tayo ditong English. Bakit sinabi ko kanina na wala po tayong ligtas sa PhilHealth na ito? Na hindi natin pwede sabihin na, PhilHealth, pwede kong magbayaran yan. Ilang taon ko na ginagawa yan. Hindi ko naman binabayaran yan ng taon-taon eh. Kasi hindi naman ginagamit ng pamilya ko. Wala naman masyadong nagkakasakit sa pamilya ko. Kaya okay lang, hindi ko bayaran. Pero ngayon, hindi na po. Bakit? Bakit nga ba, kapatid, hindi ka na pwedeng kumindi sa mandatory na collection ng PhilHealth na to? Kasi po, nandito po. Basahin ko po ito. English po ito, kapatid. Ha? Sabi niya, PhilHealth is now requiring every Filipino workers across the globe to pay 3% of their salaries. Payment will be computed based on the OFW's monthly salary with the range of 10,000 to 60,000 pesos. The Philippine, ito yung pinakamalupit. The Philippine Overseas Employment Administration, kilala mo po ba yun? Yan po si POEA. The POEA also said that they, OFWs, cannot, malinaw po yan ha, cannot get their overseas employment certificate. Ano po yung overseas employment certificate, kapatid? Tanong mo sa akin. OEC po yun, kapatid. Okay? Full spelt lang. Okay? OEC, without clearing their PhilHealth dues. Sign now. Ito kasi yung petition na ginawa ng mga may ilang OFW nagpapasimula nito. Nagpapapetition, sign up sila, sign in, whatever. Para hindi matuloy itong 3% deduction na ito. Sabi niya, sign now to remove mandatory 3% premium payment from OFW salary. We can make an impact. An impact. Okay? So, sinabi niya, 200,000 OFW kung pwede mag-sign in. Siyempre, madaming nag-sign in. Sign in, guys. Hindi pa tapos yung pagsasign in. Pwede ka pang mag-sign in. Sana mahanap mo yung saktong link. Bakit naman, guys, kailangan mo mag-sign in? Sabihin mo, 3% lang naman yan, kapatid. Okay lang yan. Kakatulong tayo sa bayan. Safety pa yung pamilya natin. Hindi po. Bakit, kapatid? Yung sahod mo ba? Gaano kalaki yung sahod mo? Gaano kalaki? Sabihin mo. Si OEC, ibabase na yung sahod mo ngayon. Hindi naman net income siguro yan, ma'am. Kasi ang gagawin siguro naman yan, gross income mo. So, si gross income mo, anong ginagawa mo sa gross income mo po? Chinachap-chap mo yan, may pinaglalagyan ka bago mo masasabing may gross, may net income ka. Bakit may net income ka ba sa isang buwan? Sabihin mo nga, gaano kalaki yung net income mo? Personally, sasabihin ko sa'yo, hindi mo ma-imagine net income mo, sobrang liit. Bakit? Si salary mo, kuhanan mo siya ng bayad ng bahay. Kano yung bahad ng bahay mo dito sa abroad? Akala mo ba maliit lang? PhilHealth? Malaki po ang binabayad namin sa bahay. Pagkain, may VAT po ang pagkain sa abroad. Hindi po siya kaliit lang na VAT. Malaki po ang mga VAT namin dito. Doon po nakakuha yung tax namin. Ngayon, okay, nakuha mo na si bayad ng bahay, nakuha mo na yung pagkain mo. So may natira ka pa. Bakit? Hindi mo ba pinapakain yung pamilya mo sa Pinas? Hindi mo ba pinapag-aral yung mga anak mo sa high school at kolehiyo?
di mo mapinapagawa yung bahay mo na halos mahulog na yung lahat ng bubong, halos pasukin na nga lang ng kung anong hayop pwede ang bahay mo kasi hindi mo pa mapaayos-ayos dahil sa kulang nga yung sahod mo. Sabihin mo, ah, konti lang kasi, konti lang din naman bayaran ko sa bahay kasi nga pet spacer naman ako. Hindi mo ba alam, Philhead, gaano kahirap ang buhay sa abroad? Punta ka sa abroad, tignan mo ang buhay namin. Bed spacer kami. Anong tinatawag na bed spacer? Parang Pinas din, bed spacer. Alam mo ba kung gaano kadami ang kasama namin sa bahay? 15, 20, gaano ganun ka-overcrowded. Meron pang couple nga dyan eh, para lang makatipid. So wala kang privacy. Kaliit ng room, kaliit ng dadaanan mo. Kaakyat ka lang sa bed mo. Sampayan mo, nasa loob pa ng silid kasi hindi pwede sa labas, bawal. Toilet mo, kaliit, ang daming nakalagay na gamit din ng mga kasama mo. Ganyan kahirap ang abroad. Anong pagkain mo? Masarap ba? Hindi po. Feel help. Budget po kami. Kasi alam namin na marami kaming pinapakain na pamilya, miyembro ng pamilya namin sa Pinas. Kaya 3%, akala mo konti lang yan, feel help, ng monthly salary namin. Kalaki po niyan, sobrang laki. Sabi mo, government, living heroes kami. Hindi mo alam, yung bagong mandatory na yan, lalo nagpapahirap sa amin ng buhay ng WFW namin. Ganun po yung hinanakit namin. Hindi nyo maintindihan kasi hindi kayo yung WFW. Malayo na kami sa pamilya namin, pinapahirapan niyo pa kami. Tama po. Subukan nyo kayo maging OFW. Yung may choice kayo kasi maganda yung buhay nyo dyan. Kung kayo kaya sa buhay namin, na wala kayong choice kundi mag-abroad kasi sa hirap ng buhay. At iwanan yung pamilya mo ng ilang taon para lang maibigay mo magandang buhay nila. Tapos ito ngayon, dagdagan mo pa ng 3% mandatory collection ng premium ng PhilHealth. Oo, kailangan namin ng PhilHealth. Kasi kailangan namin i-secure yung health ng pamilya namin if in case may magkasakit man. Pero sobra-sobra po, 3%, that's too much for us. Okay na yung 2-4 eh. Nagbayad nga ako ng isang taon eh, 2-4 in a year. Okay na yan. Kasi hindi naman taon-taon nagkakasakit yung pamilya naman. Wala namang may gustong magkakasakit ng miyembro ng pamilya. Sana punta naman yung 2-4 namin ngayon na nilalagay namin na hindi na kami nagamit kasi nga wala namang nagkasakit ng pamilya namin, ha? Tama? So taon-taon magbayad kami ng 2-4, hindi namin nagagamit. Sino ngayon ang gagamit nung sana punta yun ngayon? Transition? Sasabihin mo transition? Liquidate niyo muna sana punta yung pera ng PhilHealth na binambabayad ng kadami-daming OFW. Opo, kasi ang alam ko may standard yan eh. At saka PhilHealth, hindi mo gaano nakita kung gaano yung nasikaso yung mga pamilya namin kung nagkakasakit. May silid ba sila? Maganda ba yung servisyo mo? Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin na unahin mo ko kasi OFW. Bakit? Wala naman ganun eh. Kasi alam namin yung just and fair na pamamalakad. Kaya sana, just and fair din ang ibibigyan yung servisyo sa amin. Sa 2-4 lang, okay na kami doon. Huwag nang dagdagan. Sobrang laki na po. Hindi nyo nakikita yung pag-chop, pag-himay-himay ng sahot namin para sa pamilya namin. Kaya sana makita nyo yan. Sana po, consideran nyo. Hindi sa, we are against on it. We need PhilHealth. But please, be just on us. Be fair. Yung sakto lang ang dapat nyo kulitan. Hindi yung sobra-sobra po. Sobrang laki po niyan. Salamat po. Sana madinig nyo po yung side namin OFW. Bigyan nyo po ng consideration. And you have to think what is the best for your corporation and for us as OFW. We need to meet in the middle. Help each other. Okay? Sana po. So yan po. Yan po yung yan po yung reaction ko po dito sa 3% collection ng PhilHealth na ipapatupad na to sa January 1, 2021. So sana hindi matuloy. Sana
pag-usapan nyo, mga board ng PhilHealth Corporation, what is the best, what is fair and just, not just for you, but for us as well. Thank you, and mabuhay po. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Magkaisa po tayo para naman sa ating to eh. So, huwag kalimutan po. Huwag leave ng comments down below for them to hear, for them to read. And then, subscribe niyo po yung channel ko. Tapos, tap niyo na yung bell. Bye-bye! Alexander is just saying, thank you. Pilipino, laban lang. Hellcat.